Karam sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, May 22, 2024, kasama natin Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, si paring Jonat po baka nag-tsa-tsaan na ngayon, ano? Tsaan na, nagpapatunaw. Papatunaw na. Pagkatapos kumain ng dim sum. Nandiyan sa Taiwan. Bukas nandito na siya. Okay. Ngayon, eto, DOH, COVID-19, bumabalik. Kasi po, may mga bagong strains. Ang WHO, ang tawag eh, flirt variants. Ano ba yung flirt? Sa flirt variants. Yung flirt, ano po yan eh, salitang English. Sa atin yan eh, mga parang pang-akit. Flirt, pang-akit. Yan ang tawag nila. Flirt. Ha? Yeah, tatlong bagong variants yan, sabi ng WHO. Bukod doon sa flirt variants, meron pang JN. Okay, lahat daw yan galing doon sa Omicron variant. So may tatlong bagong variant. Sa Singapore, grabe ang increase. Nagmamask na ulit sila sa Singapore. Almost 30,000 na sa loob ng 6 na araw. Ano ibig sabihin po niyan? Halos nagdoble. Sa 6 na oras, doble ang cases nila. Okay? Eh meron pa namang Rotary International Convention. Talaga? Doon? Sa Singapore. Nakakaba, dapat mag-mask up ulit tayo. Pero dito daw sa atin, sabi po ng Department of Health, ay tuloy-tuloy nilang binabantayan yan. Pero mababa pa rin daw ang risk. Kaya tas walang travel bans or anything. Oh. Wala mo ng travel ban, travel restrictions. Ruled out po yan. So, well, yung mga babiyahe, okay kayo. So, ibig sabihin, yung mga protocol dati, yung mga, di ba, meron kang vaccination, may quarantine, yung mga ganyan. Malayo pa po yan. Malayo pa yan. Yung malaking peruisyo nun, no? Wala raw po sila nakitang scientific basis para gawin yung mga travel restrictions na yan. Kasi meron mga hospital dito, nag-issue na pare ng memo sa kanilang mga tauhan na mag-mask uli. Dahil nga dito sa mga bagong variants na mukhang mabilis kumalat. So, nilupuli, lalo na sa travel. Ako eh, mas tinitignan daw nila international development. Sabi dun na, sa labas eh, nangyayari. Pero syempre, kailangan ano pa rin tayo, careful. Ang hindi ko alam dito, kasi ang bilis kumalat ng balita sa social media. Hindi lang sa social media, text. Via text po, yung mga individual. Ang dami na agad mga warning tungkol magpa-vaccine kayo, magpa-booster, ang dami. Ako, tusundin ko lang dito si Secretary Herbosa. Ano ba sabi niya? Hindi naman siya magpa-booster, naman magpa-vaccinate. Wala. Basta wala raw travel restriction. Okay. Pero kailangan daw voluntary mask. I think that's ano. Ako eh, nagmamask. Wala pa eh. Na-detect po ng flirt variants ng COVID-19 virus. Wala pa raw na nakikita rito. Okay, pero binabantayan nila yung development abroad. Kasi pag lumala ng lumala yung abroad, sigurado mapupunta rito sa atin. Yung sa Singapore, the problem with Singapore, it's a hub eh. Daanan ng tao at marami rin silang foreign workers at ano. Ibig sabihin, labas-pasok ang mga foreigners dyan. Baka maaaring doon nila nakuha. Maaari. Okay? At maaaring yun din ang sanhe para makalat sa buong mundo. Dahil diba? Yung mga dumadaan doon eh. Nagkita-kita kayo. Nagkahawa-hawahan kayo doon. Yan. Yan ang, yung tama yung analysis ni parang Joel. Hub yun eh. So saan ba nakikita ang lumalala yung flirt variants na yan? Okay. Hindi pa daw po recommended
yung ibalik ang mask. Mm-hmm. Pero sabi ng DOH, kung kayo ay, ano ba tawag nila doon? Yung vulnerable? Oo. Comorbidity. May comorbidity ka. Pang high blood o heart problem. Oh. Hindi naman masama mag-mask. Diabetes. Eh. Tapos yung mga standard precautions, maghugas po ng kamay. Hugas, alcohol. Tapos yung maayos po ang airflow. Ibig sabihin, bukas ang bintana, yung mga ganun, open air. Huwag muna kayo sa mga enclosed. Avoid muna yung mga crowds kung kayo ay merong comorbidity. Okay? Lalo na yung mga senior citizens. Okay? Wala pong mawawala kung mag-iingat eh. Oo. Wala. Yun ang, yung, kumbaga, yun ang punto ang, ng department. Ang problema kasi, dahil sa panahon itong, lalo na nagsimula yung tag-init last month hanggang ngayon, maraming mga masasamang pakiramdam, mga ganon. So, ayun, hindi nila ma... Natatakot sila baka COVID yan. O ano. No. Well, you can have yourself tested. Wala sa totoo lang po, may namatay na from the new variant. Ah, ganun. Meron na, nakalima na raw po ang bilang ng DOH. Okay. Pero, pitong severe cases, lima na namatay doon sa pito na yon. So, different hospitals, 100 severe cases. Pero mababa pa rin ang utilization, ibig sabihin, ang paggamit ng mga hospital beds. Mm. So malayo-malayo pa to. Oo, hindi gaya nung COVID, ano, yun yung problema nung. Wala pa check-in na hospital na nun. Eh, wala pa, layo tayo ron. So ang utos lang po ng Department of Health, yung mga hospital, kailangan i-report ang COVID cases. Para daw po matulungan ng Department of Health gumawa ng desisyon. Okay. Kahit gaano kaliit na ospital, dapat yung mga cases i-report nyo sa Department of Health. Mapa-doktor man, di ba? In private practice and everything, kailangan daw i-report. Okay. Yan ho ang latest natin sa COVID. Yung mga biyahe, papunta Singapore. Overseas. Ito related sa health. Yung official, yung, naalala mo yung Belkens? Oo, oh, yung pharmaceutical company na may parallel, ano tawag doon? Marketing o ano? Multi-level? Multi-level marketing, parallel. Multi-level marketing. Ano nangyari sa kanila? Dinimanda itong si Dr. Anthony Lechon. Oo. For defamation of their good ruining their reputation on social media. Social media. Nagpa-press conference po yung mga abogado nitong Belkens. Okay. At hindi pa naman nag-file. Hindi. Threaten pa lang. Threaten. File. Against Liatchon. Hindi ba Liatchon to? Hindi, Liatchon. Teka mo, ba't si Liatchon lang? Ang dami na nagsalita tungkol sa kanila. Ah, siya nagsimula. Instigator siya tao. Po, siya kasi ang nag-post nung kinwento ng isang whistleblower. Okay, okay. Pinost niya doon sa kanyang social media account. So, ang sinasabi niya, unethical business practices. Mas masahol pa sa Pharmaly. Siya ngayon ang binalikan. Ito yung nagbibigay ng mga pabor sa mga doktor. Ang sinabi niya, ginagamit ang mga doktor multi-level na multi-level marketing agents. Para yung doktor ipiprescribe sa mga pasyente tapos magkakaroon sila ng parte. Parte. Well, trips, plane tickets, sasakyan, kotse, cash, relo, expensive. So sabi po ng Belkrens, malicious daw yung ginagawa ni Liatchon. Ha? Hindi public service? Nga eh. Especially telling, I remember doon sa hearing yung binibigyan nila ng cheque yung doktor. Yung doktor. Kung sinabing ano yan, ano daw yun, rebate. Rebate for what nga discount, ba? Discount. 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 Bumili ng, ng kung ano, sa kanila, yung doktor. Ang pinagtataka ko doon, bakit doktor ang bumibili? Di ba ang doktor nagpre-prescribe sa pasyente, tapos kayo bumili? Pampaliwanag ng Belkens doon, may binili yung doktor sa kanila,
Tapos binayaran ng buo. Tapos binigyan ng discount. Ng discount. That's a rebate actually, yung tawag doon. No? Pero eto ngayon, doktor na yun. Hindi ko na mayroon ganun, di ba? Okay. Rebate? So, yung mga ganun be. So, but here's the thing. Sumagot na si Lia Chun. At sinabi nga niya, I'm doing this for the profession, for the public service, for the industry. Ano and, yung malis kaya doon? Ang hirap pa unless tunay. Unless sabi nila, meron si Lia Chun na nirepresent ang mga ibang mga kalaban nila. Meron ba? Hindi ko alam. I wouldn't know. That would be... sa libel they case, they can prove that. Yan ang pinakamahirap patunayan, pare, yung malis. Malis. Yan ang pinakamahirap patunayan. Eh, pero sa mga ibang kaso ngayon ng libel, nawala na yung pero element. Pero press con, ha? At ano yung press con? Ang Belkins, not press con, and threatened to file... How do you threaten? Cyber libel. So anong dapat gawin ni Lia Chun para hindi ituloy ang kanilang demand? Threaten to answer. Bawiin yung mga sinabi niya. Di ko alam. Or explain, kindly explain. Hindi, ang tingin ko rito, to discourage others from discussing the issue. Hindi ba nila alam that that doesn't frigging work? Pare? I mean, lalo mong pinalalaki, meron kang tinatakot. Hindi, yan ang taktika ng mga politiko, di ba? Pag meron banat ng banat sa'yo, demanda mo libel para tumigil. Diyos ko, mag-oops ka na lang. Eh, discredit po using third party. Ano? Eh, dishonor and destroy the reputation of Belkins. By accusing Belkins of engaging in multi-level Ponzi scheme and demanding that government agencies investigate the company. Oo. Yun na nga nangyari. Imbestigahan na nangyari. Sila. Ganun na imbestigahan tuloy sila. So, binabalikan nila si Lia Chun, in other words. Ill-advised. Pinag-aaralan pa po. Meanwhile, daw nila, kung magpa-file sila ng kaso para ma-revoke ang lisensya nitong si Dr. Lia Chun. Pagiging doktor. I suppose tama ka siguro. More of ano to eh, para panakot eh. Para okay ah. Pag kayo hindi tumigil, kayo lalo na yung mga susunod dito, ganyan ang mangyayari sa inyo. Eh di nga, ang pinakamahirap na patunayan dyan, yung malis. They don't have to do that. Meron bang... tinakot ka na. Natakot na. So social press ops to. Oo. PR ops to. Alam mo, walang pinagkaiba yan, mga kuyan. Diba, naalala mo yung Raymond Bilomo Owners Association. Pagkatapos kong i-expose, pare, both sa media at saka sa social media. Paano mga kalukuhan nila? Kalukuhan nilang para to make money, pare, sa homeowners. Abay, biglang, dalawang beses nang ginawa, nagpapadala ng sulat sa bahay at sinasabing, kindly explain in 14 days why we should not, penalize. Wala, dalawang beses lang ginawa, walang nangyari. Nung pinakita ko dati kay Attorney Larry, gano'n yan, sabi niya, nakakatawa itong mga to, no? Gusto pa nila ikaw mag-provide ng ebidensya para yung bang ibitayin mo sarili mo. Parang ganyan din yung kay Lia Chun. Bakit explain ka sa inyo? Diba? Huli ko na kayo eh, meron akong dokumento. Eh. At saka na may nangyari na sa Senado. Ang nakita doon, may kotse. Ayun, may kotse. May cheque. Yung daw kotse na yun, binenta nila doon sa doktor. May checking rebate. Hayop yung mga palusot yung, di ba? Tsaka yung relo, yung jewelry. Kotse naman. May cheque, rebate. Ang pinakaano ko na lang dyan. Bakit yung doktor lang na yun ang binigyan mo ng rebate? Nagkaroon kami ng relationship. Hanip yung mga public relationship, personal relationship. Kung talagang policy niya, magbigay ng discount. Dapat lahat binibigyan. Lahat. Bakit yun lang? Eh kasi, yun alam mo, gaganda pa yan sa inyong negosyo. Uy, okay palang bumili dito kay sa ano, sa kumpanyang to. Pero hindi eh, kung ako yun, bibili ako sa yung bulk, front end, may discount. Bakit hihintay ko yung rebate? Hihintay, may rebate ka? Oo. Yung mga ganun explanation. Hindi. Alatanga. Tapos yung kotse daw. Mamahaling kotse, Audi. Binili daw sa kanila nung doktor.
Car dealer na, na rin pala sila. Either that o multi-pronged attack, deflect, defend ang ginagawa ng yung Ben Belkins na yan. Kasi meron din silang ops eh. May mga dumidepensa sa kanila na nasi-single out lang daw sila. Ganun, no? So willing na willing daw sila to participate in the hearing at the Senate para malaman daw yung ala naman sila. Nabuking na kaya kayo. Ala nga kayong choice eh. Napakawag na kayo eh. Okay. Nakataon lang ang Senado ngayon may ibang ginagawa o... So sabi po, sumagot na po si Dr. Liachon. Sikat to kasi sa social media. Marami tong kumbaga crusader. Ang dating niya sa social media when it comes to health, healthcare, pharmaceuticals, crusader. May pagka-crusader itong si Dr. Liachon. At ang sabi niya daw po, nasabihan na siya na papailan siya ng cyber libel case. Sinasabi niya po, meron na palang complaint. Ang tingin nila rito, para mabaling daw po yung banat dyan sa Belkins. Mm-hmm. Kumbaga, diversionary tactic. Mm-hmm. Ayan ang tingin nila. Mm-hmm. Para daw po mapatahimik siya. Ayan. So, pangangatawanan daw po niya yung mga sinabi niya in public. Mm-hmm. Dahil crucial daw po to para sa kapakanan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino, lalo-lalo na yung mga nangangailangan ng healthcare. Okay. Yan nga, sinasabi natin, may crisis din tayo sa healthcare. Ano mo kaya? Mahal ng gamot. Mahal, mahal. Kaya nga maganda sana yun na nga yung binabanggit. At tapos yung the way we spend our budget sa pagbili po ng gamot, hindi ako palo dun eh. Mm. Ang bumibili po ang National Office ng DOH at bibili nila na bulk. Mm. Tapos ipamimigay sa mga local. Kamukha ng LGU. Ginawa ni nung original na chaleco, 19 billion pesos, isang buhos, binili ng gamot, nilagay sa warehouse. Pagkatapos no, mag-i-expire na kung kanino pinamimigay. Pa-expire na tsaka naaabot sa mga tao. Yeah. Paano yun? No. Yan po yung... Imported lahat yun, siyempre. No? Oh. Wala namang... Kailangan na... Kamukha nga yung PGH, privatized pa yan. Private sector pa ngayon. Di ba napaprivatize yung cancer section? Hindi kasi kailangan na tustusan ng gobyerno. Mm. So ginagawa nila, private sector mag-i-invest doon. Paano mababawi ng private sector yung pare? Hulaan mo. Paano? Paano bang nagbumabawi ang private siyempre, sector? Sisingil na malahay. Mas mahal ang ano. Bakit pa naging government? Doing business. That defeats the purpose of a government hospital like PGH. Hindi ko po maintindihan. Kaya nga pupunta ang mahirap doon dahil ito lang ang kaya nila. Tapos ipa-privatize mo dahil hindi rin kaya tustusan ng gobyerno. To modernize its facilities. Libre ba yun? Libre ba yung igagastos? Siguro minimal na bayad ang mangyari. Really? I think, dapat ganun. Really? Look, right now what's happening, for example, the MPIC group, sponsor nga natin yan eh, nag-a-advertise dito. They've been expanding yung healthcare nila. HMO. They've been buying, hospitals talaga. Small hospitals. Yung meron sa Paranaque, binili na nila yung Paranaque Doctors Hospital. Na sabi ko nga imposible hindi magmahal ang services dito tsaka gamot and all that kasi nag-i-invest sila doon. Same with De Los Santos Hospital, mga private hospitals din naman yung iba. Binili nila. Pero yun may real estate play din doon kasi malaki yung lupa doon sa San Mateo. Ibang storya yun. Hindi, ibig sabihin, ang but that's the name of ang budget na pupunta sa medication. Oo. Hindi, kaya nga maganda yung kinikwento ni Kong Jonat. Sana nga yan, again, ma-address sana ng legislatura natin. Di ba may mga interested sa India, magtayo rito ng sa isang special food. Binabara ng mga pharma yun. Gaya niya, binabara ng pharma yun. Saan nila binabara? Di doon din sa DTI. Sa, oo. Oh.
UTI. Among others, pati sa legislatura natin. Uh-huh. I mean, that is should be very obvious sa mga lawmakers natin. Bakit hindi itayo dito yung mga ano, yung manufacturing yan? Kitang-kita pa. Yung mura ng gamot sa Inje. Oo. Layo eh. Kaibigan ako na umuwi doon. Oo. Oh. Ano siya rito, merong NGO, nire-represent niya yung NGO oh. sa mga parang oh. community service. Oh. Okay. So, pero umuwi pa rin siya sa India. Okay. Pag-uwi daw siya doon, pagbalik niya rito, alaman ng mga maleta niya, oh. mga pabiling gamot pero ng mga kaibigan niya rito. May limitasyon yan ha, kasi check-in, ma-check ka ng customs eh. Di ba bawal yun? Yung meme... Ewan ko, paano niya ginagawa? Basta, hindi yan gaya ng mga may kakilala ko pupunta ng Hong Kong, Korea, bibili ng mga kwintas at ikaw at parang ay, ba yun? Ito gamot eh. Ito gamot eh. Maleta niya, puno daw ng gamot dahil pabili ng mga kaibigan niya rito dahil sobrang mura. But it's the same medicine. Oh, same medicine. Eh bakit? Hindi ba nagtataka ang ating mga legislators? Oo. Ayan o, priority. Na napakamura sa India pero mahal dito. Anong dahilan? Ba't hindi ma-imbestiga-imbestiga yan? Bakit walang hearing tungkol dyan? Ang hearing natin ako, Pidea Leaks. Kasi nga, sabi mo, malakas ang lobby ng mga big pharma rito. Malakas? Malakas. Ayun nga, buti nga si Dr. Lia Chun, nag-expose na ng isa. Sinasabi, paano yung iba naman? Ganun din. Eh di ba yung controversy doon sa 42 billion Ooh. Ni Uncle Sam, Ombudsman Uncle no. Sam? Na pinalya niya ng kaso. Di ba? 42 billion pesos. Billion. Wow! Laking pera nun. Pinare-reserve ng Department of Health. Pambili ng vaccine. COVID-19 vaccine. Pambili sa isang Chinese company. E ayaw ng DOH na sila gumawa nun. Pinasa sa DBM. Bakit hindi sabihin ni original Chalex? Chalex, oh, si Duque. Kung anong dahilan, bakit nila pinasa ro? Sino nag-utos? At natatakot kayong madamay dyan, therefore, ipinasa niyo yung CC sa Department of Budget and Management. Sino yun? Noong kumita. Noong nag-utos noon. Baka sarili nyo lang bang desisyon yan? O may tumatakas kayo sa responsibility, therefore ipapasa nyo sa Department of Budget and Management. Yun. Ganyan ang nangyayari sa acquisition natin ng gamot and healthcare. Kaya taas ng halaga. No, malaki-laki ang tiwala ako dito kay Dr. Herbose. Pero ang buong sistema po... Ang kabay niya. Oo, nakagapos siya. Yung buong sistema talaga kailangan tignan. Pero wala tayo naririnig sa ating mga magigiti. Calling on the new leadership of the Senate. Mambabatas. Ano please. Ba talaga nangyayari? Silipin niyo please. Bakit hindi? Oh, ngayon ito, Bell Kentz lang ang hearing. Oh, napakababaw. Tip of the iceberg. 9:30 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, uy umaga. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksaman, ako si Conrad Banal. Ngayon, May 22. Good morning uli. Good bukas morning. Bukas si paring Jonathan. Mm-hmm. Bukas na, okay. Mm-hmm. Ayokong batiin ng happy birthday itong si Ernie Salas. Oo. Wag natin batiin? Babatiin pa ba natin ng happy birthday? Kami pansit na para. Ano yan eh? Alam mo sa Rotary, may tinatawag na governor. Mm-hmm. May mga district. Yung Rotary Club, mm-hmm. sama-sama yan sa isang district. Yung district na yun, may governor. Etong mm-hmm. si Ernie Salas, naging kaibigan ko to, governor district yan ng 3830. Okay. Yan yung Makati area. Makati hanggang doon sa inyo, Paranaque, Muntinlupa. Ah. Yan. Tagig, ano? Pateros. Yan. Makati, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, hanggang Palawan. Yan yung distrito namin. Eh. Mm-hmm. Batiin pa ba natin?
Eh baka sakaling si Ernie Salas, hanggang Paranaque pala eh, ano, pansit na masahog. Ayos na ayos. Masahog ba pansit sa Paranaque? Hindi, hindi siya doon bibili, doon i-deliver. Ayun. Pansit eh, pero nandiyan ka na rin lang. Hindi, mag-attend ako ng kanilang ano. Ah. Yung laging ano yan eh, sa celebration nila ng anibersaryo. Oo. Nung kanyang may bahay na si Chichi, na kaibigan din namin, family friend. Oh. Eh, lagi ako umaattend. Kumbaga, sinasabi ko na sa kanila, okay na, wag nyo na ako imbitahin ng, wag nyo na pagkabalahan. Mm. Panata ako na yan, na mag-a-attend ako. Kung alam mo ba yung panata, ibig sabihin panata? Eh, well, taon-taon, gagawin mo yun. Panata mo yun. Panata. Commitment mo. Mm-hmm. Ito, hindi panata to, pare, bumagsak na naman. Teka muna, nandiyan na lang. Meron na rin ako hindi, ano? Na rin akong hindi babatin. Sino hindi mo babatin? Eh. Ang kapatid ni Attorney Mary Ann Reyes at ni Jane Llanes, si Kathy Llanes, bro. Kilala ko ata eh. Oo, oo. Si actually, Kathy. Ako eh, nakakandid ko to sa property eh, si Kathy. Happy Kathy birthday. Llanes. Oo. Huwag natin batiin happy birthday. Huwag natin batiin. Kathy, hi. Huwag nang pansit, Kathy. Oo. Kahit siya pa ulang, okay na. Pwede na. Pwede na. Yellow alert na naman po daw kahapon ang Luzon at buong Visayas. Grabe. Dahil din sa ano? 45 power plants po ang hindi tumakbo. Kakulangan ng kuryente. O nabawasan ang kapasidad. Oh. Bumaba ang kanilang kapasidad. 45 power plants. Grabe. Units. Akala ko ba eh, dahil ano, sinabihan ng wag mag-shutdown itong mga plantang. Aba, eh wala ka nang magagawa kung talaga masisiraan eh. Eh ang paraan ni Secretary Energy Secretary Rafael Lotilla, eh pahabain daw po yung repair time. Halimbawa, repair period mo ngayon, eh isang linggo, gusto niya gawing dalawang linggo o isang buwan, whatever. Oh. Para daw po masigurong hindi masisiraan yan sa oras ng oras de peligro. Mm. Ano ba oras de peligro? Yung summer. Mm. So, pag hindi po summer, ang gusto niya, pahabain daw yung repair ng mga planta na yan para hindi masisira. Okay. Eh, paano kung masira pa rin? Sigurado pa tayo masosolve yung problema natin ng kakulangan ng kuryente pag summer. At ganyan na nga. Dahil sa ganyang move. Ganyan na nga nangyayari. Yellow at red alert. Hindi ba ang talagang problema? Kulang na kulang tayo sa power muna, generating muna, ano capacity. Ano epekto dyan ngayon? Tayo ba kaming mga... Magmamahal po by... Well, ito ang record. Tinignan-tignan ko kasi sa WSM. Ang ibig sabihin po ng WSM, yan yung spot market. Oo. Yung mga distributor nyo, halimbawa kayo dyan sa mga city outside the NCR, meron kayo mga utility, no, power utility okay. firms. Yung mga yan, or Meralco dito sa amin sa NCR, bumibili po ng kuryente yan doon sa mga power plants. Nakakontrata yan. Diba, pare? Mm-hmm. At yung kontrata na yun, competitive yun. Oh. Pamurahan kayo. Bibiling ko kayo, pinakamura. Mm-hmm. Diba? Maganda yan para sa atin. Okay. Bilang consumers. Eh, ang problema, kapag 45 power plants ang hindi gumagana, mm-hmm. ikaw ngayon distributor, kailangan mong bumili doon sa spot market. Mm-hmm. Doon sa spot market po, marami diyang nagbebenta ng excess power nila. Pero karami, marami din dyan ang diesel. Diesel. Ako, eh, di ba mas mahal? Parang, yan po yung mga paboritong planta ng Aboitiz Group, diesel. So, yung WSM spot market yan, eh, siyempre, depende sa kung anong demand, yung presyo. Mm-hmm. Sa ngayon po, okay, ngayong Mayo daw, 10 piso per kilowatt hour ang increase sa WSM. Mm-hmm. Pare, 10 piso? 10 piso. Ah, hindi. Sige. Parang piso ata. Piso. Okay, okay. Piso ang increase. Piso po, bawat kilowatt hour. Mm-hmm. Ang average consumption dito sa atin, tinignan-tignan ko yan, pero ang kinukompute kasi ng Department of Energy ay 200
200 kilowatt lang eh. Mm-hmm. Yung sa piso, ang increase nyo dyan, eh 200 piso na kung 200 ang inyong consumption. Mm-hmm. Kung 500, 500 piso na. Mm-hmm. At yun, hindi dumagdag ang konsumo nyo. Okay? Tumaas lang ang presyo. Iba po yung tataas ang inyong electricity bill dahil tumaas ang inyong consumption. Mm-hmm. Halimbawa, dahil mainit, so mas mahaba ang gamit mo ng ventilador. Mas mahaba ang gamit mo ng aircon. Mas nagtatrabaho ng gusto yung inyong refrigerator dahil mainit. Tama. Mm-hmm. Okay. Iba yun. Eto po, dahil sa tumaas lang ang presyo, wala kayong nadagdag na konsumo. Taas lang basta. Tumaas lang ang presyo sa hindi USM, dahil sa konsumo. Sa spot market. 500, kung 500 ang piso eh, bawat ano. At makikita nyo po yan sa inyong bill next month. So yung sinipat kong bill itong buwan na to, eh, wala nung, pa yan. Yun yung bayad mo noon sa April. Sa El Nino pa iniisip ko. Noon. Yung April, tumaas na rin niya ang WSM. Etong Mayo, tataas ng... Eh, sa hang, as of now, piso pa lang. Mm-hmm. Hindi pa natin alam kung gano'ng itataas niyan. Mm-hmm. At lahat yan po dahil sa kulang ang production natin ng kuryente. Na again, tama yung binalikan mo dahil ang history niyan, dapat eh ang pinroduce nung nakaraang panahon ni Alcusi. 6 na taon. 15,000 dating Secretary megawatt. Of Energy. Ang nabigay lang. Ang dapat na itayo lang. Natin. Mm-hmm. 2,000 mahigit. Saan natin kukunin yung difference? For whatever reason, of course. Di ba? Pero ang solution po ni Secretary Lutilla, hindi naman magtayo ng bagong planta. Hindi. Kung bagkos yung maintenance time, sabi mo nang pahahabain para sa mga plantang luma na paano kung plants na. Pag nag, di ba sabi nila, Murphy's Law. Oo. If something can go wrong, it will. Right. It will go wrong, di ba? Ang hirap naman yung... Maski ba pahabain nyo yung maintenance period nila, hindi mo masabi yung aksidente. Mm. Kaya nga merong tinatawag na reserve para sa mga ganyang pagkakataon. Pero kung napakanipis ng reserve mo, pag nangyari na yung mga hindi inaasahan, actually, dapat asahan na mangyayari. Hindi mo pwedeng sabihin hindi sa hindi inaasahan pagkakataon, asahan mo na may mangyayari. Dahil po, ang ating mga planta, mahigit 20 taon na, medyo may edad na. Oo. Kumbaga sa sasakyan, isang tornilyo na lang ang hindi pumipirma dyan. Ha? Dedo na yan. Yun po ang situation natin eh. So kung ang solusyon natin, pahahabain lamang yung... Hindi. Tinatanong siya eh, paano yung collusion? Collusion? Collusion. Maraming ibig sabihin yun. Tinatanong siya ng mga periodista. Collusion. O baka sinasadyang huwag mag-approve ng bagong planta para magamit yung mga diesel. Sinasabi, kailangan daw makikita yan, gagamit siya ng AI, artificial intelligence. Nako, bago ma-invento yung AI, para makita yan, baka laos na po ang kuryente nun. Ibang klaseng power na ang ginagamit natin. Yeah. Ibig sabihin na, Secretary, maghihintay pa tayo ng AI para malaman natin kung meron ngang collusion o nangyari. Yeah. Wow! Meanwhile, such a dreamer. Such a dreamer. Oh. Meanwhile, meron akong kaibigan. Meron siyang, para siyang si paring Marlene Ronquillo rin. Meron siyang, small farmer lang siya. Small babuyan. Gusto sana niyang pasukan, sabi niya, kasi nakikita niya, mag-solar. Para iyon ang kuryente nila doon sa kanyang... Sa kanyang farm. Farm. Bumisita siya dito sa... Itong weekend, nagkaroon ng solar and storage convention. Exhibition. Extension, SMX. Oh. Na-disappoint siya, bro. Bakit? Ang target pala... Ito ang ano, if I understand yung main points niya. One, ang pinaka-target nitong mga kumpanya dito... is really... Kasi merong solar and storage, mga... Yung
Mag-i-install. Mag-i-install. May kasama ng bakterya. Ang pinakamura yung umabot ng 500,000 tapos mababa lang yun, ha? Yung maliit lang. Ang wattage. Ang wattage hanggang 7. Hindi, 500,000 pesos. Kailangan maglabas ka. Kung bahay ka lang na ano, hanggang 700 up. Gano'ng katagal bago mo mabawi yun? Yun, well, mababawi naman, but if you can gano'ng katagal nga? Ay, yung upfront mo malaki. Mukhang ang target nito mga to, yung malalaking kumpanya, malalaking ano, business o malalaking kumpanya. Pero ang mahal pa rin. Can afford. Kaya yung pala yung nakikita natin, may mga solar panels. Pangalawa, isang banko lang ang nakita niyang nandun naka, dun sa convention. Actually, alam ko na to dahil kilala ko yung manager to sa BPI. Para utangan. Para utangan. BPI lang ang nandun. Walang ibang banko. And BPI, yung pinakabababa nilang loan is 400,000 para sa maliit na bahay, yung aircon, yung ganon. So, in a way, kudos to, hats off to BPI. Andun sila, pero nasa na yung ibang banko. Pero bakit ang mahal pa rin? Ang mahal pa rin. So, parang ang tinatarget talaga ay yung mga malalaking ano. So, hindi pa rin siya feasible. For mass... meanwhile, yung... mass marketing. Oo, tinira niya itong fit na naman na lagi natin na pag-uusapan. Sabi niya, ang natitripan lang ma-incentivize dito, yung malalaking player na, na sila rin na magkocontrol ng price. Yeah. So again, hindi siya bumababa yung sama naman ng salita sinabi mo, ikocontrol ng price. Well, bakit ko ikaw rin nagsasabi na, bakit ba papasok ang private collusion sector sa business? So, collusion daw eh. So, yun ang ano niya na, nananawagan siya, merong ano eh, meron daw law, batas, agri-agra law ni Senator Cynthia Villar tsaka ni Congressman Juni Cua at si former Secretary Ben Jok. Ito din draft daw ito ng 2022. Yung revised law requires banks to allocate 25% of available loans to agriculture. Yun ang sana, gusto niya sana. In-expand. Sana maganda yun para sa mga gaya ng kanya, business. In-expand yan kasi 25% percent of all loanable funds. Oo. Dapat sa agriculture. Oo. Ang ginawa ng bagong batas, pati yung mga support system ng agriculture, kasama na doon. Post-harvest, logistics. Sabi, gaganahan siya at saka yung ilang kakilala niyang players to avail of that. Pero yun na nga. Baka dapat maisama yung solar doon. Baka kasama yan. Barangay communities, bakit hindi? Baka kasama na yan. Kasi kailangan mo ng power to run the rice mill, halimbawa. Tsaka marami daw provincial barangays, maraming wide open spaces pwede, gaya daw dun sa kanila sa Batangas. Na hindi naman natatamnan. Hindi. Yun na nga, sabi ko, binanggit mo, Senator Villar, Baka maging real estate yan. Real estate township yan. Huwag mo sasabihin yan, na malang natatamnan, baka bilhin niya. Anyway, yun lang ang sabi niya, itong weekend daw, pagpunta niya dun sa SMX, yung solar and storage, parang harsh learning ba? Na ganito pala yung realidad. Hindi pala ganun kadali. You dream na magkakaroon ka ng solar system. Kasi mukhang attractive yan. Dahil muna nakikitang sa labas eh. Yung pala kailangan may mahaba PC mo. Kailangan may upfront cost malaki. I had to discuss that. Siguro dapat pumunta rin ako. Hindi nga. Nagpapa-solar ang nag-invest sa solar ngayon. Napakalalaking mga tambuhala eh. Diba? May kaibigan tayo si ano ba pangalan to, si Ferdi Baha ba, si kasama natin sa Friday Club, pinasolar niya bahay niya. Magkano? 1 million. This was a little less than 1 million, pero nabawi na daw niya. Saan ako kukuha ng 1 million? Jerry Baha. Si Jerry Baha. Sabi ko talaga, kasi tapos he guided me through, ito yung gastos, ito yung breakdown. Sabi ko, hindi naman 1 million, mga 900. Sabi ko, pare, wala yata akong 900. Pero ang laki daw lang nabawas sa kanyang bill. Pero computein mo, gano'ng katagal bago mo mabawi yung investment mo? Kung 1 million yan, magkano natitipid mo? I-multiply mo yon by how many dalawang days? Dalawang taon, baka mabawi mo. Really? Well, ewan ko. I don't think so. Do the math. Mahaba po ang ano, ang recovery. Mahaba. Mm-hmm. Well, anyway, may isang problema pa tayo. Tinutulak natin ang electric cars. Okay. Kailan lang, nabasa ko na ibibigyan daw po ng katakot-takot na incentives. Ang importation ng electric cars. Ibig sabihin nito, tax-free papasok dito yung mga electric cars. Okay.
Tsaka hindi subject. Pinag-aaralan kaya ng ating mga local officials, anong trend overseas dyan sa electric cars? Ang nangyayari po dyan, hindi na nabebenta yung electric cars, pare. Electric cars sa labas. Ang mga malalaking car companies, billion-billion dollars na ang lugi nila dyan sa electric cars. Parang yung enthusiasm po sa electric cars na bumaba. Talaga? Ang mga unang mga nag-invest, nagsisisi. So there was a survey, sinabi po ng survey, a result ng survey, mayigit 80% ng bumili ng electric cars, hindi na sila ulit bibili. Yung mga nakikita nating electric Southern cars, Cross, kung ano-ano, lahat. Parang maganda. Oh, meron survey ng ganyan sa Amerika. At ang huling-huli ngayon, yung mga electric car producers, billion-billion na nalulugi. This is worldwide. Ibig sabihin, pero ang gusto natin mangyari ngayon, papasukin natin dito yung mga electric cars na yan na walang tariff. Ano ibig sabihin niya? Idadump sa atin yung mga production nila na hindi mabili, na maaring hindi ganun ka-effective, baka lemon pa. Pinag-aaralan kaya ng mga... EV o cross-hybrid? Hindi, yung hybrid. Toyota lang gumagawa. Oo, oh, Toyota. Ang Toyota po, hindi gumawa ng electric vehicle. Okay, okay. Hybrid. At ngayon, papunta sila sa hydrogen engine. So, ang tumaya, hindi sila tumaya sa electric vehicles. Okay. Ang maraming tumaya sa electric vehicles, American companies. Ang namu-problema sila ngayon. Okay? Yung problema nilang yun, paano nila ibebenta yung mga electric cars? Sabi na ang officials natin, bigyan nyo sa... No, dito sa third world countries, wala kayong tariff. Wala kayong tariff. Incentive. Sino kaya naglabi nun? Yung mga naglagay ng charging station sa mga mall, pare, wala pa. Gulat na gulat ako doon sa announcement na yun eh. Pero alam na po yung trend overseas. Overseas, ha? Na may problema ang electric cars. Okay? Nagkakandalugi nga yung mga manufacturers. At sinasabi ng mga consumers, hindi na sila bibili ulit. Hindi, pero... Katapos, baligtad yung gusto natin mangyari. Pero in the name of the environment, less pollutive sila. Bakit hindi hybrid? Sabagay, kaya nga yung ginagawa ng Toyota. Bakit hindi bisikleta? Ay, hindi. Kasi may kikita dyan. Isipin mo yung mga American... In other words, business interest ulit ito. Business interest ang namamayagpag, as okay. Usual. Baka dumaan yan sa new leader. Nagagalit po ang MMDA. Dahil daw yung Pasig River, magmula dyan sa Santa Mesa hanggang Escolta, ay hindi raw dumadalo yung tubig dahil sa basura. Aray. Ayan na po. Secretary Mostruel traveled. Marami daw tayo. Floating na basura dyan sa Pasig River. Eh, di ba? Dinredge na yan ni ano ah. Ni Ramon Ang. RSA ah. Ni Ramon Ang. Cost of 2 billion. Yan ang problema dyan. Pati ba naman yung control ng basura? Paano yung dredge mo? Sino ba responsible sa basura? Hindi ba MMDA din? MMDA at mga LGU. Ang alam ko kasi, malaki ang kitahan dyan sa paghakot ng basura. Alam mo ba yan? Oo. Yung kontrata ng... Matindi yung kontrata niyan. Tapos itatambak lang doon sa... Million every day. Million. Sa farm ni Rick Pinka lang itatambak. Tapos Laguna, Pero nalinis na daw po nila. So, ganyan ang mangyayari sa atin. Magtatapon ng tao, lilinisin na MDDA. Bukas makalawa, magtatapon ulit yung tao, lilinisin ulit naman. Kailangan po ma-break yung cycle na yan. And how do we do that? Not by traveling abroad. Tingin mo ba, ma-solve yung problema, kaka?
Si Secretary, Luisaga, Yulo Luisaga, hindi naniniwala doon sa mga waste segregation as material recovery. No? Eh, nasa bawasan yung basura para kukunti lang yung itatapon o ihahakutin. Hindi. Tanggalin mo na negosyo. Ang ating ano eh. Target. I'm being realistic na nga. Eh, bawasan na lang. Saka na muna zero waste. Much too big for us daw eh. Sabi niya yung problema. Eh di ano ngayon? Wala na lang. Lala tayong gagawin. By the way, huling-huli na lang, Secretary Yulo Loizaga, may malaking gusot nangyayari sa Cebu. Yung mga tao, nag-people's power, dahil puputulin yung mga punong centuries old para lang sa mga ilang road widening at infrastructure projects. Ano gagawin? Eh, pinapuputol at merong ano? May DNR compliant. Order na payag sila. Payag sila. Wow. So yung mga tao nagwawala. Ngayon, okay. Nilapitan nila si Governor. Sorry. Governor Gwet. Mag-overtime na tayo. So, ayun, pag-usapan natin next week. Hanggang bukas. Nandito si Jonat at si paring Joel. Yeah. Okay. Dito sa Karambola sa DWIZ 882 at Aliu Channel 23. Ngayon, susunod na. Andito na po siya. Ayun! Ang award-winning broadcast journalist, Dennis the Sardines, distributor, Antenor Jr. Ayun! Sa Ronda Pilipinas! Karambola! Karambola! Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.